Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng Pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang Pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita, "Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialamanan ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala
at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol. At pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan, at do'y nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasalamat di ako titigil. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't naligtas ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay kanyang inililigtas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatototohanan niya ang kanyang nakita at narinig. Ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay.
mananatili sa Kanya ang poot ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lang. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayo po ay nagpapatuloy sa pagninilay natin sa biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon o ang Easter. Sa mga pagkakataong ito, ang hinihingi na sa atin pagkatapos ni Kristong muling mabuhay, nandoon pa rin ang isang naging problema, ang isang naging pagsubok nung si Kristo ay nabubuhay. At ano po yun? Kawalan ng paniniwala. Nung si Kristo ay nabubuhay, bago siya dakpin at patayin, marami na ang hindi rin naniniwala sa Kanya. Merong mang naniniwala, meron pa rin hindi naniniwala. Pero tandaan po natin, noong si Kristo ay marami nang ginagawang kababalaghan, marami nang himalang nangyayari, dumami nang dumami ang mga sumasampalataya sa Kanya. Ganon din ang nangyari sa mga alagad. Pagkatapos na si Kristo ay muling nabuhay, sa mga unang pagbasa natin, maririnig din po natin kung paano ang mga alagad ay nagpatuloy sa paggawa ng misyon ni Kristo. At dahil dito, nadagdagan ng libo-libo ang mga naniwala kay Kristo dahil sa kanilang mga ginagawang himala. Mga kapatid, sa buhay natin, ganun din naman tayo. Kapag ikaw napakabait na tao, napaka-generous, kapag ikaw maraming na ibibigay, na itutulong, ang daming naniniwala sa iyo. Ngunit, pag dumating ang pagkakataon na ikaw ay hindi kagad makatulong, makapagbigay, hindi ka kagad makaunawa, hindi ka kagad nila makita, kuminsan nagsisimulang manghina ang kanilang paniniwala, tiwala sa iyo. Kaya nga yan ang isa sa mga pinagagaling ng ating Panginoon. Nung si Kristo ay nawala, nung si Kristo ay namatay, marami rin nagduda, mukhang hindi nga siya. Mukhang wala sa Kanya ang kaligtasan natin. Kaya sa ating Ebanghelyo ngayon, muling ipinapaalala, sino man ang maniwala at manalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag na maliwanag. Ang sinasabi lang, ang manalig sa anak. Hindi sinasabing sino man ang maniwala sa mga gumaling, sa mga pinakain, sa mga tinulungan, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi. Yung kabuuan ng kanyang pagkatao, ng kanyang pagka-Diyos, yun ang magliligtas sa atin. Hindi porket tayo ay dumadaan sa matinding pagsubok, hindi porket hindi kagad na ibibigay ni Lord, kalahati lang ang naibigay niya. Hindi porket hindi kagad nangyari ang hinihingi mo sa Kanya, mawawala na kaagad ang paniniwala mo sa Kanya. Yan ang sinasabi sa atin na tayo ay mananatili sa Kanyang poot. Sapagkat mananatili sa atin ang tampo, ang inis, ang galit, kapag hindi natin kagad nakuha ang hinihingin natin. At ganyan din sana tayo sa isa't isa. Sana matutunan po natin na manatiling matapat, na manatiling totoo sa ating pagmamahal sa isa't isa sa kabila ng kahinaan at maging kung minsan pagkakamali ng isa't isa. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, ngayong araw na ito, hilingin natin sa Panginoon ang hiningi ng mga apostol nung sila ay magkakasama pa ni Kristo.
Ano ang sabi ng mga alagad? Panginoon, dagdagan mo ang aming pananalig. Tuwing magsisimula ang bagong umaga, ang bagong araw sa buhay natin, ito ang una nating hingin. Huwag lamang dagdagan mo ang aming kikitain. Dagdagan mo ang mga magagawa ko. Dagdagan mo sana ang haba ng buhay ko. Hindi. Araw-araw, ang una nating hingin ay ang pananalig. Lord, increase my faith. Dagdagan mo ang aking pananalig, pananampalataya. Tulungan mo ako sa mga pagkakataon na sinusubukan, pinahihina ang pananalig ko sa iyo. Panginoong Jesus Nazareno, kami'y nananalig, ikaw ang aming tunay na kaligtasan. Amen. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tayong mga tumatanggap ng buhay ni Jesus ay tinatawagang mamuhay ng lubos ayon sa kanyang mga aral. Ang ating pong itutugon, Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito naway buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang pamahalaan naway manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Sa mga nangangailangan, naway hindi na natin isara ang ating mga puso at pagsikapan nating makibahagi sa misyon ni Kristo ng pagpapagaling at pagkakasundo, manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga taong nagdurus sa sakit na walang lunas, naway palakasin ang kanilang pananampalataya, manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga yumao, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng nakapagpapagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Isama po natin sa ating mga panalangin ang ating mahal na rektor, Parish Priest Father Rufino Junciscon, na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon, nawa siya ay biyayaan pa ng mabuting kalusugan, karunungan at kabutihan ng patuloy niyang maisagawa ang kanyang misyon bilang pastol ng simbahan ng Quiapo. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ipagdasal natin ang mga kapatid nating bilanggo, katutubo, ang mga leaders ng ating simbahan at pamahalaan, ang mga kapatid nating walang mabuting makain at tirahan araw-araw, at ang mga biktima ng pang-aabuso, karahasan, kalamidad. Ama naming mapagmahal, namuhay bilang isang tao ang iyong anak upang ibahagi sa amin ang iyong buhay. Ipagkaloob mo po na maging matatag kami sa aming pananampalataya sa Kanya upang makapamuhay kami ng may pananagutan bilang iyong mga anak. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Hatid, alay na ito ang
sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito. Inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang tingalay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihin niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo po sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat.
Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring bagong biyaya
at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos, nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sinagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sinagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, pagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo, ang tunay na magliligtas sa iyo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo, maraming salamat po. Pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard,
o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagdiligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kasabay po ng pasasalamat namin sa pagsisimba ay ang pasasalamat po namin sa inyo sa patuloy ninyong pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Tuwing Webes ng umaga, kagaya ngayon, sa ganap na ikapito ng kalahati, dumarating na po dito sa atin sa likuran ang mga kapatid nating walang tirahan, nakatira sa lansangan para sa ating feeding program. Nakakatuwa pong ibalita sa inyo na marami po kaming natatanggap na mga nais magbigay din ng donasyon, pagkain at mag-volunteers. Sa inyo pong mga katanungan at nais na ibigay na donasyon, kung pinansyal po, maaari pong sa ating opisina. At kung ito po ay in-kind o may mga katanungan po kayo, maaari po sa Social Services Office ng ating simbahan sa Benedict Building. Salamat po sa mga pinadadala ninyong mga tulong sa ating simbahan. Sa kabila ng inyong sariling kakulangan at pangangailangan, hindi kayo nawawalan ng pananalig na maaari pa rin kayong gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal
kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati kanamin.